Hi guys, so ito na nga, dumating na yung isang van, isang truck na online shopping na binili ng aking madam. Oh my God guys, ang dami-dami ko na namang babaklasin. Ayan guys, oh, istorbo to mga to guys kasi diba nanonood ako kay Doña Sisa. Tapos bigla na lang sila dumating, kaya ayan guys, na busy-busy ang mami. Pero guys, habang pinapanood natin sila at habang nagbabaklas ako guys, magkukwento na lang ako tungkol sa mga pinapanood ko guys. Alam nyo ba yung Iron Heart? Yung hindi mga nanonood ng Iron Heart dyan. Napakagandang teleserye to guys. Kaso nga lang magtatapos na. Alam mo yung kwento guys, i-shortcut ko na lang ha. Kasi patapos na rin naman yung Iron Heart. Ang nangyari guys, itong si Priam, siya yung tatay ni Apollo, na si Apollo ay nagtatrabaho sa CIB. Ito naman guys, si Priam ay isang pinuno ng sindikato na kalaban ni Apollo. So, ang ibig kong sabihin guys, si Apollo at ang kanyang tatay ay magkalaban sila. Ngayon, ang nangyari guys, nung nahuli si Priam noon at binaril ni Eros. Si Eros guys ay isang CIB din na kaibigan ni Apollo, best friend ni Apollo. Ngayon, nung nabaril ni Apollo ni Eros si Priam, namatay. Pero guys, hindi pala talaga siya namatay. Bale, niligtas siya ng CIB. Nang pinuno ng CIB na si Ian Veneracion. Siya yung pinakapinuno ng CIB. Kinulong nila si Priam ng matagal na panahon at walang nakakaalam nun guys, kundi si Ian Veneracion lang. So, ang nangyari dahil tapos na yung mission ni Apollo na pabagsakin si Priam, nakakaakala niya ay napatay nga, pero hindi guys. Nagbitiw na si Apollo sa CIB kasi sabi niya magbabagong buhay na siya, pero si Eros nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho sa CIB. Pero hindi nila alam guys na meron palang hidden agenda si Eros as CIB. Ngayon, may mga ibang mga pinuno o mga pinuno ng alam mo, official ng pamahalaan na magre-research dito sa Pilipinas tungkol sa Altare. Ang Altare guys ay isang napakalaking sindikato din. Buong Asia, global ang hinahawakan nila. Kaya sobrang laki-laki ng kanilang mga negosyo nila dyan ay mga illegal. So, meron silang tinatawag doon na komando. Na ang komando nila pala ay si Eros. Si Eros ay isang CIB. So, ang ibig sabihin noon, traitor si Eros. Nagtatago siya sa pagka-CIB niya para hindi malaman na isa siyang komando ng sindikato. So, ayun na nga guys. Eh, diba, wala na si Apollo sa serbisyo kasi nag-resign na din siya. Pero dahil nga sa pinsan niyang si Lia na kinidnap ng kulto, may kulto doon na ang panguang pinuno doon ay si J.M. De Guzman ang pinuno, na ang tinatawag ng kulto na yun, ang samahan ng kulto na yun ay Eusebia. Yun, ginagamit pala nila yung Eusebia, yung Diyos ni ng Diyos, pangalan ng Diyos para makapaghasik ng lagim. So, siya yung nagre-recruit ng mga tao para pumanig siya sa Eusebia. At kinukuha lahat ng kanilang mga ari-arian, lalong-lalong yung mga mayayaman. At pagkatapos niyan guys, pinapatay nila yung mga mayayaman na yun kasi nakuha na nila yung kayamanan. So ngayon guys, umanib doon yung tito ni Apollo. Tapos dahil nandun na nga yung tito ni Apollo, palagi si Apollo doon sa Eusebia. Pero hindi kasapi si Apollo sa Eusebia. Ngayon, natuklasan niya na may mali palang ginagawa ang Eusebia guys.
Ngayon, nalaman naman ng pinuno ng Eusebia na si J.M. D. Guzman, siya yung pinaka-father father nila doon, brother nila. Ang ginawa para mapakulong yan si si J.M., nag-research si Apollo ng mga atibayan na talagang masama talaga ang Eusebia. Ngayon, nalaman nila na marami palang nailibing na mapatay dun malapit sa Eusebia. Yun pala yung mga mayayaman na kinukuha nila yung ari-arian, tapos pinapatay dun na nililibing. Ngayon, hindi matanggap ni J.M. D. Guzman na ganoon ang ginawa ni Apollo doon sa Eusebia. Gusto niyang maghigante. Yung kaibigan ni Apollo na member ng Eusebia, yung mga magulang niya pinakamayaman. Ngayon, yung magulang niya pinatay at nalaman niya na nasa Eusebia pala ang pumatay ng kanyang mga magulang, naghiganti siya. Ayun, tuloy natin.